Pagpanaw ni dating Pangulong Benigno Aquino III, hindi may wasang maalala ang kanyang buhay pag-ibig. Ang dating Pangulo ay kilala rin sa palayaw na Ninoy. Dalawa sa dati niyang nobya ay mula sa larangan ng broadcast journalism, sina Corina Sanchez at Bernadette Sembrano. Parehong nagpaabot ng pakikidalamhati sina Corina at Bernadette ng bawian ng buhay si Ninoy noong June 24, 2021. Sa edad na 61, binawian ng buhay ang dating Pangulo dahil sa renal disease, secondary to diabetes. Hindi malinaw ang eksaktong petsa kung kailan naging kasintahan ni Corina Sanchez si Ninoy. Sa isang ulat noong 2012, nakasaad na posibleng between the late 80s hanggang early 90s nagkaroon ng espesyal na ugnayan ng dalawa. Parehong tikom ang bibig ni na Corina at Ninoy sa kanilang dating history. At noong 2010, paiwas pang nasabi ni Ninoy na natuldukan ang relasyon ni na Corina 2 decades ago. Ang asawa ni Corina na si Mar Rojas ay kaibigan at running mate ni Ninoy noong 2010 elections. Si Ninoy ay ninong din sa kasal ni na Corina at Mar sa Santo Domingo Church sa Quezon City noong October 27, 2009. Si Mar ang isa sa mga malapit kay Ninoy na agad nagtungo sa ospital kung saan pumanaw ang dating Pangulo noong June 24, 2021. Via Instagram, naghayag naman si Corina ng kalungkutan sa pagpanaw ng kaibigan at dating nobyo. Tinawag din ni Corina na bayani si Ninoy tulad ng mga magulang nitong sina dating Pangulong Corazon Aquino at Senator Benigno Aquino Jr. aka Ninoy. Sabi ni Corina, "Sad day, gone too soon. Many presidents have come and gone, but Pinoy I knew. Thank you for your friendship. Most of all, gratitude for your service to our country. Godspeed. Bon voyage. Be happy in eternity with your parents, your fellow Filipino heroes." Benigno Aquino III came from a long line of Filipino politicians. He was the son of a much-loved president as well as a national hero. Magkasintahan naman si Ninoy at Bernadette Sembrano sometime between 2001 at 2003. Ayon kay Bernadette, congressman si Ninoy sa Tarlac nang maging sila. Sa programa ni Bernadette sa DZMM Teleradyo noong June 24, 2021, nagpaunlak siyang magbigay ng kaunting detalye sa kung ano ang naaalala niyang katangian ni Ninoy noong nobyo pa niya ito. Simple, walang arte at low profile lang daw si Ninoy. Kwento ni Bernadette, simpleng-simple lang, meron siyang isang driver, isang bodyguard. Pero madalas siya yung nagmamaneho ng sasakyan. Ayaw niyang umieksena. Kunyari, kapag may mga ganap sa mga okasyon, makikita mo yung awkwardness kapag siya ang nabibigyan ng atensyon. Hindi rin niya gusto na siya ang nakapronta. Kahit na maghiwalay na sila at naging senador at pangulo na si Ninoy, tingin ni Bernadette ay hindi nagbago ang pagiging low profile nito. Sabi pa ni Bernadette, "He was a very reluctant president. Kahit na sabihin mo pa na anak siya ng dating bayani at ng isang dating pangulo ng ating bansa. Siguro, yung kakarakterize natin, yung kanyang pagkatao,
mas nakuha niya yung trait ng mama niya na parang ayaw nang umieksena, mas mahiyain. Siguro, mas maboka tulad ni Senator Ninoy nakuha ni Chris Aquino. Naging pangulo si Ninoy mula 2010 hanggang 2016. Sa panahong iyon ay ilang beses ding naging laman ng balita ang love life niya. Naging nobya ni Ninoy si Shalani Soledad pero naghiwalay rin sila noong taong 2010. Nakadate din ni Ninoy ang fashion stylist na si Liz Uy at ang TV personality na si Grace Lee. Noong kongresista pa si Ninoy, isa pang nakarelasyon niya ay ang dating sexy star na si Barbara Milano. Naging sila mula year 2000 hanggang gitna ng 2001. Ayon kay Barbara, ay napakasimple at napakabait lamang ni Ninoy. Napaka-low-key, low-profile, at wala siyang masasabi dahil napakabait ng pakitungo nito sa kanya. Mahigit 5 taon na ang lumipas mula nang itinigil natin ang wangwang, hindi lang sa kalsada kundi sa buong lipunan. Mula nang formal tayong nanumpang labanan ang katiwalian upang masok po ang kahirapan. At mula nang natuto muling mangarap ang Pilipino, ang ating po mga boss. Mga boss, ito ang kwento ng ating paglalakbay sa Daang Matuto. July.